Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating collective love reading. Collective to guys, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag natin ipilit, okay lang yun. May mga next readings pa naman po tayo. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pahit na lang na subscribe button, ano po, notification bell, at ma-appreciate kung kayo ay mag-like at magko-comment sa pinaka-video na ito. Kahit po, smileys lang, heart-heart, nagpapakita yan ng malaking suporta sa akin, so maraming salamat po. So, let's start your reading. This is for collectives, kapalaran sa pag-ibig. So, let's start. Kung gusto mo na personal reading, meron tayo yan. Punta ka lang sa Facebook, search mo Jing Tarot Reader. Well, actually, that is my friend. Ayan, magaling din pong Tarot Reader. Kunin natin yung main energy mo. Okay, your main energy is the Eight of Swords. You're stuck. Stuck ka, oh, sa something. Maybe a connection, situation. Maybe even marriage para sa iba with the Justice card, Libra energy, or a relationship na medyo matibay na, may pag-live-in para sa iba. Maybe you're not happy with the Four of Swords, pero parang wala kang choice. Kasi parang, can you see the energy here? It's like, I don't know, I can see Sleeping Beauty. yun yung situation dito. And nakikita natin, yung parang, alam mo yun, dito, ito na kasi yung, kumbaga sa ano eh, ito na kasi humalik sa'yo. Parang kumbaga yun sa iba, eh, pwedeng ito yung taong naanakan ka na kasi. And then parang you do not have any choice anymore, but may stuck sa situation ito. Maybe yung iba nga may marriage, but we do have the Sun. You are stuck, pero I can see for now you're happy with the Sun sa kung ano man yung nangyayari sa'yo. And maybe okay, nandito yung person na ito na hindi mo naman ganun kagusto, pero stuck ka sa kanya, and kahit pa paano may napapatunguhan ka naman, so somehow masaya ka na lang rin, especially with regards to your stability, career, ayan, nagkakaroon ng improvements dyan. So ayun yung nakuha natin sa main energy niya. This will not resonate to everyone, guys. So, how about your person that you're dealing with? Open to sa LGBTQIA+, guys, ha? Kunin mo lang yung magre-resonate. So, sino ba itong person na kakonnect mo pagdating sa love? For collectives, please. For collectives, sino itong person na kakonnect mo when it comes to love? Nakakita ko ng shades. This could be your reading. Salamin. So, sino tong person na kakonnect mo pagdating sa love? For collectives. Okay, your person, we do have here the Hierophant. Taurus energy, Three of Pentacles. Sorry about the background noise. Hindi ko mapigilan, guys. Medyo maingay sa aking background. But anyway, as long na naiintindihan po ninyo. The Nine of Cups. The Nine of Swords. Maraming messages dito. But I'll take this. The Eight of Cups. Ayan. The Wheel of Fortune. Ang daming pagbabago na nangyayari ngayon dito sa person na ito. Ang daming pagbabago nangyayari dito sa person na ito. I mean, I don't know kung ito'y pagbabago na maganda para sa kanya. For some of you, you're dealing with a person na nagiging successful and hindi siya ganito before. This could be a past person. Pero yung iba sa inyo, this could be a past person na maraming changes sa kanya na may kinalaman sa problema. Na parang mas lalo siya nagiging down, and then, so I don't know kung ano changes. Basta maraming changes na nangyayari sa kanya regarding money, regarding career. And pwedeng ngayon, okay siya. Yung iba nga, kung ang pagbabago is may kinalaman sa problema, hindi siya okay ngayon. Take only what resonates, alin man doon. But a lot of changes. So, itong person na ito is like, pwedeng may soulmate connection sa inyo with the Hierophant Taurus energy. Marami siyang lessons na naituro sa'yo. But with the Emperor, masyado nagmamatigas itong person na ito, or hindi siya masyado nagiging open sa'yo. Pero ang laki ng concern niya sa'yo. Okay, so ano nasa isip mo regarding your person? Anong nasa isip mo regarding your person? Anong nasa isip mo regarding your person?
Okay, naisip, nasa isip mo regarding your person is the Five of Wands. I don't know if this is an ex or a past person. Nandun yung inis mo, yung galit mo, yung yamot mo sa kanya. And, pwedeng iniisip mo, na parang, maybe somehow tapusin yung connection ninyo dalawa with the Ten of Wands because of a third party situation with the Three of Swords. Parang kasi yung iba sa inyo, kinakut off mo siya kasi okay ka naman na ngayon. Maaaring hindi ka masyadong happy sa kung sino or ano man yung naging sitwasyon mo ngayon, kung sino man na nakakonnect mo ngayon. Pero, tinanggap mo na lang na dun yung nagpo-focus ka na lang sa responsibilidad mo sa buhay. Na parang to the point na, oo, soulmate kami nitong isang person neto, pero okay na lang rin kahit hindi kami nagkatuluyan. So, ano yung nasa isip ng person neto for you? Ano nasa isip ng person na ito for you? The Ace of Wands. Gusto pa rin niya ng new beginning. Nakikita natin na willing siya mag-take ng risk with the fool with you. Gusto kanya eh. Niya lang naghihintay siya ng the tower moment sa inyong dalawa, ng person mo. Naghihintay siya na magkaroon ng ending. Kasi why? Kasi gustong gusto kanya with the Knight of Wands. There's a lot of passion coming from this person. Ano bang emosyon mo? Alamin natin, anong emosyon mo towards a person na ito? Ano bang emotion mo? I don't know, nanood ka na rin ba ng ibang video ko bago mo panoorin tong video na ito? May pinanood ka ng isang video ko. Nakukuha ka yung energy mo ulit eh. Parang nanood ka na kanina, tapos nakarelate ka doon, nanood ka ulit, nakarelate ka ulit dito. This could be everything. Anyway, what is your emotions towards your person? What is your emotions towards your person? The judgment is here. Yeah, maybe you see this person as your soulmate. Na soulmate mo siya. Ramdam mo yon, alam mo yon, lalo na with the moon kasi nagpapakita siya sa panaginip mo. Pero hindi mo siya pwedeng pilitin eh, parang ganun. With the emperor. So kung ano yung actions niya, tinanggap mo na lang rin. Kung hindi siya mamasya, hindi siya masyadong nakikipag-communicate, hindi siya nakikipag-connect, sige lang. Parang ganun. Kasi meron ka naman ng mga priorities ngayon with the Two of Pentacles. Eh. Kumbaga hindi naman soulmate at love ang priority mo for now, kundi ang mga nangyayari ngayon sa buhay mo. So, how about your person? Anong emotions niya for you? Anong emotion ng taong ito para sa'yo? Ang emotion niya is the King of Wands and the Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Nakaamoy ako ng chocolate. I don't know kung kumain ka ba ng chocolate or kumakain ka ng chocolate ngayon or hindi ka masyado nagkakain ng chocolate pero ngayon lang parang kumakain ka ng chocolate. Nagkakain ka ng chocolate. Or yung iba sa inyo, pwede naglalaway ka lang sa chocolate. Anyway, something to do with chocolate. Emotions ng person mo for you. Tell me about the emotions here. The Eight of Wands, nilalabanan nga niya. Nilalabanan niya. Hindi siya maging honest sa'yo, the Devil, Capricorn energy. Kasi gustong-gusto niya mag-end yung relasyon, yung connection mo with someone with the Ten of Swords. This is all about ending. And with the world, this is you being complete. This is you na parang hindi mo na kailangan ng anyone or anywho in your life because you're already with someone. Pero yung emotions niya, nilalabanan niya with the Eight of Wands. Naging honest na siya sa emotions niya sa'yo before. So, if this is not you, na nagsabi na siya sa iyo kahit noon-noon pa, ilang taon na nakalipas yung iba sa inyo, sinabi niya sa iyo yung totoo regarding sa emotions niya na mahal ka niya. So kung hindi siya yon or kung hindi ikaw to na nagsabi na yung person na ito ng emotions, ay this is not your reading. Kasi sinabi niya na sa iyo once kung ano yung emotions niya sa iyo, ay nagkaroon siya ng pagpaplano. Sinabi niya rin sa iyo yung mga plano niya in the past. So what will happen in the near future for the both of you? What will happen in the near future for the both of you? The Page of Wands. This is weird. Kasi hindi ko in-expect na magiging ganito yung near future nyo. Actually, nakakita ko ng partnership relationship sa inyong dalawa. Communication. This is like a communication na pwede magtuloy-tuloy into a relationship. Yeah, the Temperance. Parang wala kang choice. Destined ka dito sa taong to. Eh. This is the one destined for you. Destiny mo tong taong to. And what will happen to you and the other person? Alamin nga natin.
Kasi bakit magkakaroon ng relationship sa inyong dalawa na itong person na ito? With over the Knight of Cups, there's going to be an offer here. Offer na may kinalaman sa Three of Cups, which is reconciliation. So, after ng offer ng reconciliation, things will follow eh. Mabilisan ito. Regarding the past, the past person na pwedeng hindi ka makaget out sa situation, gagawa ng paraan itong person na ito with the Five of Swords and the Knight of Wands. You know, the Knight of Wands is like your knight and shining armor. And si Knight of Wands is punong-puno ng actions yan. Ano yung action niya? Action niya is the Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kung makikita mo, this person is, ayan, yung babae dito is nakatali siya, diba? And then this is like the energy of your person. This person is going to save you. And pwedeng hindi ka aware na parang isasagipin ka niya sa isang relationship na hindi maganda or hindi masaya para sa'yo. But, you know, datating siya to save you from that relationship, from that connection. Clarify the Three of Wands. Why is the Three of Wands here? Hindi ko yun in-expect. I didn't expect na itong person na ito is babalik or dadating. Gagawa talaga siya ng actions na palihim eh, patago. Like, the other person is aware dun sa presensya ng person na ito. Pero, pwedeng lumabas muna siya as a friend na babalik sa buhay mo. Pero ang pakay niya talaga is nakawin ka dun sa person mo. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Madam PTV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.